Ano ang sabi? Magandang araw po sa inyo, mga ka-slide shift. Nandito po ako ngayong umaga dito sa Rusi Baliwag. Kung bakit? Dahil sa motor na to. Simple lang, pero pwede mo siyang i-flex. Ito po, ang Rusi Flex 125i. Tama po narinig nyo, meron po siyang i. Kung di pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Sa totoo lang po, ang tagal ko na naghihintay na may ma-feature na motor o scooter mula sa Rusi. Siyempre, kilala natin ang Rusi na mga budget-friendly na motor ang inaalok nila, yung mga pang-service araw-araw. At di lang yan, may mga panghanap buhay din silang motor at mga underbone. As in, halos sa iba't ibang segment ng motor o two wheels, meron silang inaalok. Kada bayan siguro dito sa Pilipinas, may makikita ang branch ng Rusi, mapamaliit man yung branch o kadalasan ang laki ng mga branch nila. Minsan pa nga, depende sa laki ng isang bayan, mas madami pa silang mga branch doon, kamukha dito po sa Baliwag. Nabanggit ko lamang po yan kasi andyan si Rusi para i-fill yung gap ng segment sa market na nag-aalok ng mga budget-friendly na motor na masasabi ko na talaga ngayong 2023, quality na talaga. At syempre, kasama dapat yan ng tamang pag-aalaga. Nung nakita ko po itong bago nilang Rusi Flex 125i, nasabi ko agad na ayos to ah. Maganda siya. At sa presyo ba naman yan na 60k, talagang pwedeng-pwede siya. Kung babalansin niyo mabuti sa presyo niya at kung ano inaalok niya, panalo ka na din. Lalo na ngayon, itong motor na to, fuel injected pa. Kasi tanggapin na natin ang katotohanan, talaga naman mas may appeal o nagiging mas interesting ang isang motor pag FI ito. Pag hindi siya FI, medyo hindi ganun kalakas ang dating niya. Kaya eto, nadinig tayo ni Rusi at nag-alok sila ng abot kayang FI na motor sa 125cc. Kung ikaw naman, isimpleng pang araw-araw na service ang hanap mo at yung sakto lang ang budget mo, pasok na pasok po itong Flex 125i. Pag-usapan po natin yung design niya. Yun nga, maliban po sa FI siya, ito kasing design approach na ginawa dito sa motor na to, nakaka-impress din eh. Kahit may mga nakita tayong mga bagay na konting dapat improve, pero pag inisip mo sa ganitong presyo ba naman, magre-reklamo ka pa. Tingin ko hindi na dapat. Well, yung sa atin lang naman eh, gusto lang natin maibigay yung ating konting insight, feedback, para ma-improve yung motor. At the same time, hindi masasakripisyo masyado yung kanyang presyo. At yun po, balik na tayo sa design niya. Doon muna tayo. Ang galing ng setup ng headlights niya, yun muna pag-usapan natin. At by the way, all LED po mga ilaw niya. Ito kasing headlight assembly ni Flex 125i, isang buo po siya. Mula sa high beam, low beam at signal lights niya. Isang buong party po siya, as in yung buong harap ng motor na yan, yung mga ilaw na yan, isang assembly po siya. Kaya dapat ingatan po yung part ng motor na to, yung harap na yan. Yung mga decals niya, simple lang. Maganda pagkakalapat niya at maganda rin tignan dahil nakakomplement niya na maganda yung kulay ng motor na to, kagaya nitong sa kulay dilaw din. I-highlight ko lang din yung part ng harap, yung suspension niya, may tatak po na Rusi. Hindi siya sticker, talaga naka-emboss siya mismo dyan sa front shocks niya. Naka-dual caliper at disc brakes at maganda yung design, yung mag wheels niya. Pag sa malayo, akala mo manipis ang datingan, pero pag lumapit ka na, makapal po siya. At kahit sa mga ibang scooters nila dito sa 125cc segment, kadalasan yan po ang ginagamit nilang mags o wheels. Yung mga gulong niya, tube type, pero madali lang po i-convert yan sa tubeless. Pito lang po katapat niyan. Pero mas importante, para sa akin yung mga gulong niya, sakto lang po yung mga size. At lalo na dito sa may likod, mas malaki po siya. Maganda yung size na ginamit sa kanya, malapad po siya. Speaking of gulong sa likod, kita naman yung tire hugger. Secured yung part ng motor na yan. Diyan sa may underseat storage, sa may ilalim na yan. Okay po yan kasi protektado yung FI system mula sa putik o spray ng tubig pag umuulan.
Speaking of underseat, di po kalakihan yung compartment niya pero sakto lang po para sa mga essentials, mga konting gamit na pwede mong ilagay dyan. Di ko po sure yung size ng tangke pero sa tingin ko po, estimation ko more or less nasa 4 liters siguro. Kung alam niyo po, please do comment down below. Dyan din po sa part na yan nakalagay yung battery at tingin ko hindi kalayuan dyan din nakalagay yung kanyang ECU. Okay po yan kasi mataas siya at malayo sa flooring, sa floorboard. Mas protektado po yung mga components na yan. At kahit FI na siya, meron pa din siyang kickstart. May utility hook at yes, may USB charging port na din. Sa instrument panel naman, nakakatuwa, nag-step up pa din si Rusi dito kasi sa presyong 60K, naisingit pa niyang lagyan ng all digital panel. Ayan po, ang ganda ng design, ang ganda ng layout. Pakiramdam mo tuloy, hindi siya parang budgetarian na motor ang dating. And in a way, may dating na premium yung motor na to. Good job dito si Rusi. Yung sa handlebar, andyan po yung mga useful na starter button, may kill switch, switch ng mga ilaw. Sa kabila naman, andun yung busina, signal lights, pang high and low beam switch ng headlights. Nung sinakyan ko siya, alam mo talaga na kauupo mo pa lang. Alam mo ang gaan niya, ang dali niyang gamitin. Yung seat height niya, hindi kataasan, sakto lang. Alam problema sa average Pinoy rider na gagamit ng motor na to? Sakto rin para sa mga baguhan na hihilig sa pagmumotor. Napansin ko lang sa kanya yung front pocket niya. Ito yung mga konting napunan ko, mababaw po. Yung simpleng feature po kasi na yan, importante. Kasi alam niyo na kung ano man yung lagi mong hawak, na gusto mo na lang ilagay dyan bago ka umalis. At yun nga, most of the time, cellphone. Eh, hindi ka mag-aalala na baka malaglag. Sana nga sa susunod, laliman pa yan ni Rusi para habang chinacharge nyo, nakalagay dyan, kampante kayo. Yung pong side stand niya, wala pong kill switch, kaya extra conscious po tayo dyan bago umalis. Siguro maganda, ugaliin na lang na sulyapan siya, tingnan siya, split second, tingnan mo lang bago ka umalis para sigurado ka na hindi ka na naka-side stand. At lastly, sana nagkaroon siya ng park brake assist. Simpleng feature sa may lever, sana next time magkaroon na po siya. At yun lang naman po yung mga napansin ko sa motor na to na sana ma-improve po next time. Maliban dyan, solve na po ako sa inaalok ng motor. Gusto ko na rin i-mention yung kanyang air blower. May cover po yan na maganda hanggang dyan sa may pipe. Ang lakas din po makadagdag ng appeal sa motor na to. At isama din natin yung pinaka-design ng pipe niya. Okay din, simple lang, pero okay siya. Sa kabuuan ng motor, combination siya ng gloss at matte finish. Kaya masasabi mo na hindi boring ang design niya. At kita naman na okay ang pagkakabuo sa motor na to. Personally, dumating na po ako sa point na nalagpasan ko na, na-get over ko na yung mindset na China brand yan. Di yan tatagal, sirahin yan, mahina ang mga components niyan. Kasi po, lalo na ngayon 2023 na mga ka-slide shift. Talaga naman sobrang ang laki na ng in-improve ng quality ng mga China brand ng mga motor. Di ko naman sinasabing lahat dahil napakadami pong manufacturers ng motor sa China. Pero i-mention na natin yung mga kilalang brands na katulad ng Longines, Zhongzhen, Longjia, Qingjiang at syempre ang CF Moto, eh yan po, tiwala kayo, very good ang quality ng mga motor na yan. At syempre nasa maayos na pag-aalaga pa rin at paggamit. Di ko mo China brand kasi hindi na natin bibigyan ng TLC, tomato, lettuce and cheese, corny, hindi po. Tender loving care. Kailangan po ng mga motor natin yan, lalo na kung hindi pa to fully paid at hinuhulugan mo pa. At dito po sa Rusi Baliwag, ito po ang presyo ni Rusi Flex 125i na paulit-ulit ko na minimension sa video na to. Affordable ang down payment, mas lalong kayang-kaya ang monthly, mapaanumang installment plan ang mapagpilian nyo. May rebate po na 300. At sa pagtatapos, kung naghahanap po kayo ng bagong motor at budgetarian po kayo pero gusto nyo naka-fuel injected, non-negotiable po yan para sa inyo, huwag na kayo magdalawang isip. Ito na ang motor na naghihintay para sa inyo. Ito po ang Rusi Flex 125i. If you found some value on this video, please do consider subscribing and hit that like button. Have a meaningful Holy Week. Maraming salamat po sa inyo. Ride safe. I'll see you on the next one.